Issue aalamin, bawat usapin, tatalakayin. Magandang araw, ako po si Joel Villanueva. At sa agendang ito, tayong lahat, kasama, kaisa, may pakialam. Mga krimeng sapol sa CCTV, mga pangyayari na detalyadong nakuhanan ng CCTV camera. Sa panahon ngayon na marami na ang gumagamit ng mga CCTV camera, mas bantay-sarado na ang galaw ng mga nagbabalak gumawa ng masama. Epektibo nga ba ang paggamit ng mga CCTV camera para sa kampanya ng gobyerno laban sa paglaganap ng kriminalidad? Pag-uusapan, tatalakayin, kasama si PNP Spokesperson Chief Superintendent Generoso Serbo. Sa agenda natin ito. Bigyan daan po muna natin ang ilang mga komento at mensahe mula sa ating mga kababayan sa social media. Ito po ay galing kay Marisa Soriao from Mabitak, Laguna. Ang sabi po niya, I like your show agenda. Sana tumagal pa lalo ang programa nyo at sana marami pa akong matutunan. God bless. Maraming salamat po at God bless you too. Mula naman po kay Carlito Flores from Imus, Cavite. Oh, kamusta ho dyan sa mga taga Cavite? Ang sabi po niya, hello Secretary Joel. Better content ang agenda ngayon. Mas naiintindihan at mas masarap panoorin, more power. Maraming salamat po. Ito naman po ay mula kay Chris Tolas from Manila. Ang sabi po niya, galing agenda. Hindi lang itsura ang nakaka-attract sa nanonood, kundi pati mga topics ay nakaka-enganyong panoorin. Salamat po sa inyo. Maraming salamat din po, Chris from Manila, no? At ito po ay mula naman kay Beatrice Solmo from San Juan. Ang sabi po niya, hi Joel, lagi kitang pinapanood, hindi lang sa agenda, pati lahat ng mga interviews mo on TV. Good show. Keep it up and God bless. Maraming salamat po, Beatrice, at maraming salamat po sa lahat sa inyo dyan na patuloy na nagpo-post ng inyong mga komento, even suggestions and even reactions sa ating Facebook at Twitter page. Maraming salamat po. Sabi ko, kuya, wag. Apo kuya. Sa panahon po ngayon na maraming uri ng krimen ang nangyayari sa ating paligid, importante po na makipagtulungan tayo sa ating mga kapulisan. Ang ilan po sa ating mga kababayan ay gumawa na ng paraan upang matiyak ang kanilang kaligtasan. Ito po ay sa pamamagitan ng paglalagay ng mga closed circuit television o CCTV camera sa kanilang mga bahay o establishmento. Gaano nga po ba ka-epektibo upang mapigilan at maresolba ang ilang kriming ito? Panoorin po natin ang agenda report. Sa panahon ngayon na nagaganap ang iba't ibang uri ng krimen, napakahalaga ng pagkakaroon ng 24/7 na CCTV camera upang masiguro ang ating seguridad at kaligtasan. Sa Pilipinas, nakakatulong ang mga CCTV camera upang mapigilan ang mga masasamang balak ng mga kriminal o di kaya'y mapagtibay ang ebidensya sa mga imbestigasyong may kaugnayan sa bawat krimen. Nito lamang ika-4 ng Pebrero, bandang alas 4 ng madaling araw, nasapol ng CCTV sa Barangay 121 sa Tondo, Maynila, ang 4 na armadong kalalakihan na pag-alagala sa kalsada.
makalipas ang ilang minuto, makikita naman sa video ang pagdating ng isang binata na di nagtagal ay dinala ng mga armadong lalaki sa kabilang kalsada. At habang naglalakad, makikita sa CCTV footage ang biglang pagtumba ng biktima. Kinilala ang biktima na si Charles Russell Lau na 18 taong gulang. Pahayag ng lola ni Charles na si Aling Leticia, pauwi na ng bahay ang kanyang apo mula sa pagtitinda sa Divisoria bago maganap ang insidente. Nilapitan sa ngayon ng mama, huwag kang tatakbo. Sabi ko, kuya, kuya, wag, wag. Apo ko yan, kuya, wag. Eh, pilit pa rin nilang inano. Eh, bago ako makababa sa taas eh. Nanlambot na ako, hindi na ako makagalaw eh. Ngayon, ginawa ko, dumukwang ako. Ayan, oh, ayan yung hagdan. Sa unang ano pa lang, sabi ko sa mama niya, Marie, Marie, nasan ka ako si Charles? Nasan si Charles? Pag ano niya, wala nga sa tabi nila. Tamang-tamang gumising silang mag-iina. Tatko sila, dalawang anak niya. Pag bago sila makatakbo, nakasara to. Tapos yung gate namin, bang, bang! Nakita na namin, nakahandusay na yung bata, nakadapa. Pagkatapos silang barilin sa ulo, binaril nila yung CCTV namin. Laking pasasalamat ni Aling Leticia na dahil sa kuha ng CCTV camera, mas mabilis na natukoy ng mga pulis ang identification ng mga suspect na pumaslang kay Charles. Sa ngayon ay wanted na ang mga salarin at patuloy na isinasagawa ang hot pursuit operations upang sila ay agad na mahuli. Talaga malaking bagay po. Kaya nga sabi ko sa chairman namin ngayon, huwag na kayong mag-project ng iba. Ano na lang ang ano niyo, project niyo, puro CCTV. Kasi dati po may CCTV kami, puro naman malabo. Eh dito, kuha mo lahat eh. Samantala, noong October 24, 2014, nakuna ng CCTV camera ang isang shooting incident sa Quezon City. Makikita sa CCTV ang malapitang pagbaril ng riding in tandem sa isang lalaking nakatayo sa kalye. Ilang minuto matapos na barilin ang biktima ay mabilis na tumakas ang mga suspects. Ano, umuwi siya, sabi niya, nakakapagod. Sabi ko, pahinga ka na lang. Sabi niya, hindi pwede kasi marami trabaho. Tapos yun, bumalik na siya, hindi mo lang siya nagpaalam na alis na ako, pupunta na ako. Akala ko nandiyan lang siya sa kabila. Eh maya-maya, nagsigawan na yung mga bata, takbuhan dito na ano. Nati, si Kuya Jeff Benaril, kayo nagtakbuhan kami doon. Pagdating namin doon, doon na, nakahiga na siya, wala na. Naniniwala ang grupong Volunteers Against Crime and Corruption o VACC na may malaking pakinabang ang paggamit ng mga CCTV camera para sa kampanya kontra krimen. Sa tulong rin ng mga kuha ng CCTV, ay nagagabayan ang mga otoridad kung paano at saan sisimulan ang gagawin nilang investigasyon. One of the vital equipment ito para sa crime prevention. Kung talagang magagawa yan at talagang po-focus mo yung purpose ng CCTV, malaking bagay ito para dito sa una, pag-prevent ng crime, pangalawa, pag-solve ng crime. Gayunpaman, nababahala ang VACC sa patuloy na paggamit ng mga CCTV na malalabo ang kuha ng kamera. Hindi mo pwedeng itago yung muka at saka yung krimen. Ang daming krimen na ang nakasolve CCTV. Kaya nga, ang kailangan na lang natin dito, gumawa ng pulisya ang ating pamahalaan na yung mga CCTV na ilalagay mo sa mga strategic location is talagang quality CCTV. Sa ngayon ay wala pang pambansang batas na nagtatakda sa paggamit ng mga CCTV camera. Ngunit dahil malaki ang naitutulong nito, isinusulong ng ilang lokal na pamahalaan at ng mga ahensya ng gobyerno ang paglalagay ng mga CCTV camera sa kanilang nasasakupan. Taong 2014 nang ipinatupad ng Quezon City ang ordinansang No CCTV, No Business Permit. Saklaw nito ang lahat ng mga business establishments katulad ng mga malls at bangko na kinakailangang maglagay ng mga CCTV camera.
Itinataguyod rin ng ilang barangay ang paglalagay ng mga CCTV camera katulad ng Barangay Commonwealth sa Quezon City. Ikalawa sa pinakamalaki at pinakamataong barangay sa buong Pilipinas ang Barangay Commonwealth. Dahil sa lawak at dami ng taong nasasakupan nito, malaking hamon para sa mga namumuno ang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa barangay. Eh siyempre, pag maraming tao, mahirap. Talaga mahirap. Una, maraming reklamo, di ba? Maraming mga krimen, no? Maraming mga problema na bumabangon pagka maraming tao. Setyembre taong 2014, nang maglagay ang Barangay Commonwealth ng 32 units ng CCTV camera sa mga pangunahing kalsada at mga iskinita ng barangay. At mula nang maikabit ang mga CCTV ay bumaba raw ang bilang ng krimen sa kanilang lugar. Plano ng Barangay Commonwealth na magdagdag pa ng additional 32 units ng CCTV camera para sa ilang mataong lugar sa barangay. Pagka nag-iisip ka ng krimen, siyempre mag-iisip ka, ng pangalawa, 10 beses bago mo gawin. Dahil sa alam mo, may nakatingin eh. At yung CCTV namin, 24 hours na may nakamonitor. Ang MMDA o Metro Manila Development Authority naman ay naglaan ng malaking pondo para sa pagpapakalat ng mga high-definition na CCTV camera. Hindi lamang lagay ng trapiko ang namomonitor gamit ang CCTV ng MMDA. Malaking tulong din ito tuwing may malakas na pagbuhos ng ulan na nagdudulot ng baha. Nagpakabit na rin ang ilang pribadong establishmento ng mga CCTV camera sa kanilang mga gusali. Isa na riyan ang Strata 2000 Condominium na naglaan ng pondo para sa paglalagay ng mga CCTV camera sa mga pangunahing bahagi ng condominium. Para kay Jose Valenzuela, project manager ng gusali, malaking tulong ang CCTV upang masiguro ang kaligtasan ng kanilang mga tenants. We have to put up some CCTVs on strategic places like the entry points and the areas that are not usually seen by the security. They're very, very helpful pagdating sa security. Not only security, as well as management. No? Namomonitor lahat ang mga areas that needs to be monitored. Sa kabila nito, ikinalulungkot ng grupong VACC na tila nagagamit na lamang ngayon ang mga kuha mula sa CCTV na ebidensya sa mga krimen. Imbis na maging instrumento ito upang mapigilan ang paglaganap ng anumang uri ng krimen. Kaya suwestyon ng VACC magkaroon ng regular na pagmomonitor ng mga CCTV footages upang makita kung may mga krimen na dapat bigyan ng agarang aksyon. Kung yung CCTV, ilalagay mo lang dyan at bahala sa buhay niya, at pagka nagkaroon ng krimen at saka mo babalikan yung tape, eh hindi crime prevention yun. Ang ibig sabihin nun, nakumit pa rin yung crime. Kaya lang, gagamitin mo na siya as evidence. Hindi maitatanggi na maraming benepisyong dulot ang paggamit ng CCTV camera. Sa pamamagitan nito, mas masisiguro natin ang kaayusan at kaligtasan sa ating lipunan. Maliban dyan, epektibong pamamaraan din ito upang mapanatili ang disiplina sa bawat mamamayan. Kaya naman, naway sama-sama nating isulong ang paglalagay ng mga CCTV cameras kasabay ng wasto at responsabling paggamit natin sa kapaki-pakinabang na teknolohiyang ito. Alam naman talaga namin na malaki ang maitutulong nito sa kampanya namin laban sa kriminalidad. Mapalad po tayo at makakasama natin ngayon si Chief Superintendent Generoso Serbo, tagapagsalita, official na tagapagsalita ng Philippine National Police o PNP. Sir, magandang umaga po and welcome to the show. Yes, Sec. Joel, magandang umaga din po. Well, sir, siguro hindi na ako papaligoy pa itong topic ho natin, yung kahalagahan ng CCTV. Siguro, yung una kong tanong, paano ho bang paraan nakakatulong na merong CCTV ang isang establishmento, ang isang bahay,
doon sa kampanya po ng PNP against sa paglaganap ng mga krimen ito? Well, tama po kayo dyan. Unang-una, matagal nang ina-advocate ng Philippine National Police yung paggamit ng CCTV. Kasi alam naman talaga namin na malaki ang maitutulong nito sa kampanya namin laban sa kriminalidad. Unang-una sa aspeto ng investigation. Yes. Pag mayroong kasing CCTV, meron kaming babalikan. For example, may nag-report ng crime, may ninakawan o may pinasok na bahay. Kung sakaling may CCTV, itong mga establishment na to, meron kaming magandang pagsisimulan. Mm-hmm. May na-capture ba itong mukha? Yes. Ma-establish namin yung oras kung kailan pumasok. Mm-hmm. Ma-establish namin kung ano ba yung kanyang ginawa. At ang pinaka-importante rito, kung malinaw yung CCTV, ma-establish natin kung sino yung gumawa. Ma-identify. Kung kaya't sa aspeto ng investigation, malaking-malaking bagay. As compared kung wala nito, well, magre-rely tayo sa mga sketches, witnesses. Mm-hmm. Ito talagang digital na naandyan na. At pangalawa nito, pag ito sinampa namin bilang kaso, isang napakatibay na ebidensya. Mm-hmm. Talagang pag nakuha o na-capture ng CCTV yung ginawa ng ating suspect, talagang hindi mo maide-deny. Talagang maliwanag na maliwanag kung paano niya ginawa yung krimen. Sir, before we go dun sa deeper level ng intricacies tsaka yung technicalities, paano nakakatulong point by point, yun ho bang pagkakaroon ng CCTV sa isang establishment, deterrent ho ba yan? Kumbaga parang yung palang hubang presensya niyan, malaki na rin ang naitutulong sa inyong pag-aaral para ang isang krimen ay ma-prevent. Yes, palagay ko. Tulad nga nung sabi ko, malaking bagay pag may CCTV sa aspeto ng investigasyon. So marahil kung ako ang kriminal at nakita ko ng isang establishment, talagang meron siyang naka-in-place na CCTV, I think magdadalawang isip din ako bago ko ito atakihin. Pangalawa, pag may CCTV kasi, andun yung most likely, baka may mga nagmo-monitor nito, yes, tinitignan kung ano yung nako-cover ng CCTV. And most often than not, ganun . Kung may CCTV, may mga gwardiyang nakatingin dito . And yung sa pag-aaral nyo, yung rates, nakita nyo talagang may mas mababa dun sa mga merong CCTV na nasa paligid. Ah, yes. Oo, yung mga areas. Mm-hmm. Yung talagang lugar natin na alam nating established yung presence ng CCTV, napapansin namin talagang iniiwasan ng mga criminal elements. Mm-hmm. Sir, pag-usapan natin, nabanggit nyo kanina, nagagamit itong mga ito sa maging sa paglutas ng kaso. Sa teknolohiya ho ngayon, paano yung pinupunan yung sinasabi nila? Kasi paano kung yung CCTV naman, jam, etc. Meron na ho ba tayong pang-counter naman sa mga ganyang gawain? Unang-una, yung ngayon particular din tayo sa mga sa quality ng mga CCTV na nilalagay nila. Nagsasuggest kami kung ano yung mga magagandang quality CCTV. Nang sa ganun, hindi nasasayang. Siguro nakikita mo minsan may mga pinapakita na napaka-grainy nung coverage, kaya minsan hindi rin nakakatulong . That's why hindi mo ma-identify din. Kaya nga minsan maganda ngayon, medyo advanced na. Magaganda na yung technology on the CCTV cameras. At yun, may mga measures din naman tayo kontra sa jamming or sabihin natin yung pagsasabotahe ng mga CCTV cameras na to. Ibig sabihin, nagiging advanced na tayo when it comes to technology. And sir, may iba ako na magkano yung, siguro yung tinatanong ng ating mga televiewers, magkano ba yung average na yung sinasabi nyo na okay na? Average naman, na maayos na, magkano bang kailangan gastos? For example, an establishment. At hindi lang uso sa gastos, siguro yung itatanong ko, yung ano ba yung in return, makukuha ng isang investor o isang negosyante sa paglalagay ng kanya ng CCTV cameras. Well, ayun nga, depende sa quality ng bibilihin mo. I would say na sa isang maliit na negosyo, mag-invest ka ng around 20 to 30,000 for a CCTV system. Mm-hmm. Maganda na 'yon. Mga ilang cameras? May mga monitors ka na noon, meron ka nang yung parang pinaka yung unit. Uh-huh. Yung parang kumbaga sa computer yung pinaka CPU niya. Uh-huh. Then marami na siyang mga cameras na siguro
for 20,000, 15 to 20,000, may mga lima ka ng mga mini cameras niya. Mm-hmm. Then how do you, ano ho, yung isang mga nakikinig po sa atin, no, pag magpapayo kayo, ilang first, no, yung duration, yung mga tape, kailan nyo po pwedeng patungan na, pwedeng, paano yun, ba yan? Yung mga do's and don'ts sa mga meron nung ganyan? Para maraming sa mga establishment, may mga, depende nga sa laki nung kanilang memory bank Kasi mine-memory yan Hindi mo naman pwedeng i-set up ito na lahat i-memory niya. No? 10 taon, that, nahirap naman. That would be very, very costly rin. Mm-hmm. So talagang may cycle. Yung, I say na 1 week is good enough. Sa bahay, oh. Sa bahay. Mm-hmm. At least kung may mangyari ka naman, mamalalaman mo kagad di ba? Kung may insidente. And yes. With the incident, ma-check mo kagad o mariretrieve mo kagad kung ano yung na-record nung iyong CCTV. Mm. I say 1 week is good enough. Mm. Sir, puntahan natin yung memorandum circular no issued by the Department of Interior and Local Government. No, talagang pinapaigting natin. In fact, yung mga cities, key cities in the county, if I'm not mistaken, and I don't know, can you elaborate on this? So, yung requirement for the city government. For instance, nabalitaan ko sa Quezon City, hindi ka pwedeng mag-apply ng isang business permit kung walang CCTV, no? Kamusta po ito, itong memo na ito? Unang-una, yung approach namin sa mga local government units, kasi wala naman tayong pangkalahatang batas, Opo. Na talagang nagmamandate ng pagpuputap ng CCTV. Kaya ang naging approach namin, nilalapitan namin, we encourage yung mga local government units na kung sana by way of ordinance, makapagpasa ng batas, requiring yung mga business establishments na maglagay. Meron tayong success story niyan sa example natin, Quezon City. Mm-hmm. So talagang na-institutionalize yung paggamit ng CCTV. So ganun din ang nagiging approach namin sa mga ibang local government units. So going to the circular, ang PNP ngayon may tinatawag kaming Oplan Lambat-Sibat. Ang layunin nga nito, yun nga, to control crimes, more on crime prevention, and at the same time, identifying o targeting yung mga criminal elements. Kumbaga, lambat to prevent crimes, more on patrols, more on checkpoints, mm-hmm. then other police intervention operations. And sibat, ina-identify na namin kung sino ba yung dapat targetin. Na hindi lang passive, no? Hindi lang passive, talagang aggressive. Proactive. Intelligence-led na talagang operations. Yes. And meron kayong data, sir, and research din yung specific spot no na dapat lagyan niyan. So kunyari may isang establishment na pwedeng tumawag sa PNP, pwede ba kaming kumonsulta et cetera, saan ba dapat ang mas nakakagandang ilagay itong mga cameras na ito. Yeah, it's good tinanong mo. Mag-expand kami dito sa CCTV project Gusto niya i-identify ng mga ground commanders natin na utusan niya rito ang NCRP. Sabi niya nga let's start with 100. Mm-hmm. 100 areas. Ano sa Metro Manila? 100. Identify 100 places in Metro Manila na sa palagay nyo ay magandang lagyan ng CCTV cameras na pag inilagay natin yan dyan, it would deter crimes or kung meron mang krimen, makaka-identify ito ng mga perpetrators. So, nag-start kami with the putting up of CCTV sa mga presinto. Now, we're going to, yung sinasabi ko kanina, 100. Let's identify. Mm-hmm. 100 areas, yes. Areas in Metro Manila. And you're also open for private sector to come in and donate and you let them be involved also with this program ng PNP. Yes, kasama nung proyekto namin yun. Meron kaming tinatawag na mga pasadya areas. Mm-hmm. Ito mga term na ginagamit namin sa Lambat-Sibat. Ito yung mga areas na sinasabi nating commercial centers and mall areas. Mm-hmm. Ito yung mga sinasabi nating hotspots. Mga maraming tao na rin, maraming tao, mga hotspots na rin. Ang naging approach naman dito is for to approach kung sino yung mga may-ari ng mga commercial areas na ito. Na kung pwede, tulungan din kami sa aming CCTV program. Mm-hmm. Sir, may ilang banggitin ko lang yung isang article na sabi nila. Ang problema daw ng PNP ngayon, too much dependence on CCTV. Parang meron siyang suggestion na dapat daw, just like yung sa Amerika, at maging sa Davao City, may 911 no, na pwedeng tawagan, etc. Anong masasabi niyo dito? We're going there. Magdadovetail na yan.
sabi ko nga doon sa overall of plan Lambat Ciban, magdudugtong-dugtong yes, na yan. Hindi lang naman talaga dependent sa doon lang sa isang ano na yun. No? Then later on, it would be complemented by technology like CCTV. And of course, later on, yung community involvement, community partnership. Pero at the same time, ho, when it comes to police visibility, the number of policemen or police persons na nasa bansa natin, gaano po tayo at par with other regions of Asia, for instance? I would say mas maganda nga yung atin eh. Talagang tinututukan natin eh. And talagang minamaximize natin yung presence ng mga police natin sa kalsada. Mm-hmm. Marahil later on, kailangan i-complement pa rin natin eh with technology like CCTV. Yes. Nang sa ganun, talagang madobli-dobli natin yung pag-iingat, yung pag-aalaga sa ating mga mamamayan. Sir, siguro yung huling itatanong ko, bakit mahalaga na maintindihan ni Juan de la Cruz itong agenda, no? Maging yung importance ng CCTV. At siguro yung panghuli na rin is paano ba natin mai-engage si Juan de la Cruz para labanan talaga itong iba't ibang klaseng krimen, no? Para makatulong din tayo, hindi lang sa BNP, kundi sa kaayusan at kaunlaran ng ating bayan. Ayan, unang-una, no, sa paggamit ng CCTV, pinapaabot natin sa mga mamamayan ano, yung kahalagahan nito. Kung kaya tayo nga, nilalapitan namin, ini-encourage namin yung kanilang mga local government units na kung pwede matulungan kami sa paraan na to sa pamamagitan perhaps ng pag-aakda ng mga kaukulang ordinansa. Yes. Nang sa ganun na-institutionalize natin sa ating mga areas. Then, siyempre, panghuli, talagang mahalaga yung participation ng community sa ating campaign against crime. Of course, mandate yan ng police. We can say na trabaho namin na magpatrolya to solve crimes. Pero we believe na mas malaki ang magagawa natin kung ang pulisya at saka yung community, yes, nag-uusap, nagtutulungan, may mga problema or mga concerns silang nakikita dyan, feel free to tell us kung may mga suspicious-looking individual silang nakikita sa kanilang mga areas. Or gamit. Tell the PNP at kami na po ang bahala. So, yun po. Meron tayo kaming mga hotlines. Meron po tayong PNP hotline 2920. Yes. Pwede po natin gamitin ito upang sa ganun eh. Yun nga po, mapabilis natin ang police response time pag meron silang mga problema. At umasa din po ang ating mga kababayan na tuloy-tuloy naman ang ginagawa ng inyong PNP para ma-enhance natin yung quality of police service na binibigay natin sa kanila. Maraming salamat po, sir. God bless you more. Ayan. Maraming salamat po. Magbabalik po ang ating agenda. Tutok lamang po kayo. Sa marami pong pagkakataon, napatunayan na natin ang malaking tulong ng paggamit ng mga CCTV camera laban sa iba't ibang klase ng krimen. Nagsisilbi po itong mata ng komunidad at ng mga pulis bilang babala sa mga nagbabalak gumawa ng anumang klaseng krimen. Naging daan na rin po ito sa mabilis na pagdutas sa maraming kaso ng krimen sa ating bayan. Kaya naman po, napakahalagang maisulong ang paggamit ng CCTV camera, lalo na po sa mga business establishments. Pakakabuti rin po na higit na mapaigting pa ang pagtataguyod ng mga pulisiya at lalo na ang police visibility laban sa paglaganap ng kriminalidad upang mas masiguro po na ligtas at maunlad ang ating lipunan. Samahan niyo po kami sa susunod na linggo. Ako pong muli si Joel Villanueva. Dahil sa agendang ito, tayong lahat, kasama, kaisa, may pakialam.